Seguridad sa bayan ng Kalaka, hinigpitan 2 linggo bago ang isasagawang plebisito. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Naabutan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang PNP na nagsasagawa ng malawakang checkpoint sa National Highway na sakop ng Kalakas sa Batangas linggo ng gabi. Isa-isang sinisita ang mga rider na walang suot na helmet, tinitingnan ang lisensya, maging dokumento ng bawat sasakyan. Sakaling paso ang rehistro, ini-impound daw nila ang mga sasakyan. Ang mapapayo ko lang po sa kanila ay kumuha po ng mga license po. Tsaka siguraduhin yung kanilang mga motor po ay nakarehistro. Ma-hold po yan, katulad po sila, maabala po sila. Sa tala ng PNP, bawat araw umaabot sa 10 motorsiklo at sasakyan ang nai-impound dahil hindi rehistrado. Araw-araw ang isinasagawang checkpoint ng pulisya bilang paghahanda na rin sa plebisito na gagawin sa susunod na buwan. Halos araw-araw yon. Hindi lang specific time ang aming checkpoint dyan, naka-fix point na kami. Nauna nang sinabi ni Kalaka Mayor Nas Ona na mas pahihigpitin pa ng AFP at PNP ang seguridad habang papalapit ang plebisito. Sa mga taga-Kalaka na unang-una bumoto sa September 3 sa ating plebisito, pangalawa, bumoto po tayo ng yes. Okay? Ang pagiging syudad po ay hindi ginawa upang tayo pahirapan. Ang pagiging syudad po ay ginawa para mas marami po tayong magawang mga programa at proyekto. Tiwala naman ng COMELEC na magiging matagumpay ang nakatakdang plebisito sa bayan. Ano man po ang boto ninyo, tandaan nyo, yan ay isang pagpapalawig ng ating demokrasya sa bansang ito. Ayon pa sa COMELEC, noong August 16 pa sila nagsimula na mag-imprenta ng mga balota para sa plebisito sa Kalaka sa September 3. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.